Annyeong, chinggidol! So, today's video, guys, is update na naman po namin sa TTC story po namin. So, bago ako mag-update, gusto ko munang linawin yung mga medyo naguguluhan ko pong subscribers kasi nagtataka sila or nagtatanong sila kung IBF na daw po yung ginagawang process namin ngayon. Bali sa mga hindi nakakaalam, yung IBF po ay in vitro fertilization. Yun yung kukunin yung egg ni wife, tapos kukunin yung sperm ni husband at sa labas ipag-meet para mabuong embryo saka ipapasok ulit doon sa uterus ni wife. Yun po yung in vitro fertilization, IVF po sa pinaikli. Pero kami guys is hindi pa po kami ganun. Hindi pa yun yung process na ginagawa namin. Bali ngayon is parang normal po siya. Pero dahil nga may PCOS ako and irregular po ako, hindi ko alam kung kailan yung aking fertile days or kung kailan yung ovulation ko. So hindi namin, kahit na maglabing-labing kami ng asawa ko, kung hindi namin matatimingan yung ovulation day ko or yung fertile ako, hindi kami makakabuo. So yun yung ginagawa ng doktor, tinutulungan niya kami para ma-fertile ako. Kasi bago kami pumunta sa kanya, nasabi ko nga is parang 3 months to 4 months akong walang menstruation. And ayun, para lang magka-menstruation ako, tinurukan ako. Para mag-menstruation ako. So, doon sa simula pa lang na yun, guys, doon tinulungan na ako ng doc doon. May ininom ako na medicine and laging chinecheck din yung egg ko, ba? Diba? Yun yung nasabi ko na doon sa nakalipas na mga video ko. Yun po yung process, pero hindi pa po yun IVF. Oo, bali normal pa lang po siya. Bali, yung mga turok-turok na ginagawa sa akin is para lumaki po yung aking egg. Kasi nahihirapan po talaga ako mag-fertile dahil po dun sa PCOS ko po na condition. Oo, so, ayun. Bali ngayon is update ko nga po. Nung nakaraang video ko is nung August 16 po is nagpunta kami diba sa OB para magpaturok. So, nung August 17 naman is bumalik ulit kami para i-check na naman yung aking egg. And sad to say guys, nung i-check yung egg ko is maliit pa po siya. Nasa lang po siya, nasa 1.6 cm lang yung egg ko na yun at isa lang yung nakita. Diba nung nakaraan is dalawa yon, tapos yung isa is hindi lumaki. So, yung isa is medyo lumaki siya. So, 1.6 cm po siya. So, ayun, maliit pa po yun kasi kailangan is nasa 2 cm yung laki ng egg. Para parang fertile ka na, ganon, na pwede na maglabing-labing. Pero dahil nga 1.6 pa din siya, so that day mismo is tinurukan na naman ako. Oo, tinurukan na naman ako para matulungan yung egg ko na lumaki. So, sabi ng doktor, noong August 17, tuturukan ako, then, kasi noong 17 na yun is, Monday yun. So, pagka Tuesday, pahinga daw muna kami, wag daw muna kami bumalik sa OB. Then, sa Wednesday na kami bumalik, kasi i-check ulit yung egg ko. Pero, sabi ng asawa ko, naisipan niya na, wag muna kami bumalik sa OB noong Wednesday, kasi pakiramdam niya talaga is maliit pa rin yung egg ko. So, sabi niya Thursday. So, ayun. So, pumunta kami ng Thursday ng asawa ko sa OB. And, chinek na naman yung egg ko. So, ayun. Maliit pa rin, guys. Pero, dalawa na naman yung nakitang egg. Bali, ang isang egg is yung 1.4 cm. Tapos, yung isa is 1.6 cm. So, diba, nung August 17 is 1.6 pa din siya. So, until now, until August 20, 1.6 pa rin po yung laki. Pero yung isa is 1.4. So, naging dalawa siya nung August 20. Then, nung day din na yun, guys, is nakita din na, alam mo yun, yung sis ko is mas malaki pa talaga sa egg ko. Yung sis ko is nasa 3 centimeter siya. Samantalang yung egg ko nasa mga 1.6 lang, 'di ba?
ano ba yun, medyo nakakadismaya guys. Kasi sa dami ng, ilang beses ng pagtuturok, tinuturokan ako sa may, ano, sa may hips ko is, ganun pa rin kaliit yung aking egg. So, nung araw na yon mismo, nung Thursday, August 20, tinurukan ulit ako para siyempre lumaki ulit yung egg. And Friday, August 21, tuturukan ulit ako. 2 times na naman akong tuturukan. And nung Friday nga, nung August 21, ako na lang yung bumalik. Kasi tuturukan lang naman, wala namang kailangan na ipaliwanag. So kaya ko na siya na mag-isa lang. So, pumunta ako doon. Then, pagka Saturday, ngayon nga guys, Saturday ngayon is, kanina umaga, bumalik kami sa OB. Kasi, ang OB is open sila sa Saturday, pero parang half day lang, hanggang 12 noon lang, ganun. So, maaga kami pumunta. So, ayun guys, is, masaya na guys, kasi, hi, thanks God. Alam niyo yung chine-check yung aking egg doon is, medyo kinakabahan ako kasi sabi ko, baka hindi lumaki, ganyan, baka maliit pa rin, tutusukan na naman, then, ay, thanks. As in, pagkakita ko dun sa egg ko, guys, is, dalawa pa rin po siya. Yung isa, yung maliit, is, 1.4 centimeter po siya, and yung isa, thanks. Yung isa guys is 2.19 centimeter. Eh yung isa pala is 1.5 na siya. Nung nakaraan is 1.4, naging 1.5 na po siya today. And yung isa naman is 2.19 centimeter na guys. So, alam niyo yung makita mo yung egg mo na akala mo fetus na ng baby, di ba? Akala mo baby na, pero para sa akin is natuwa talaga ako nung makita kong centimeter na yun. 2 centimeter na yun, guys. So, ayun, sobrang happy. It means kasi, guys, pag 2 centimeter na yung egg mo is parang fertile ka na, alam mo yun, ovulation mo na. So, pero ako is, 'di ba, hindi malaman kung kailan lalabas din yung egg doon sa ovary. So, kailangan ulit tusukan ako. Tinusukan ako dito sa may dalawa, sa may hips ko, dalawa na siya para ma-force yung egg ko na pumunta na doon sa fallopian tube. Para pag nandoon na siya, nag-travel na siya doon, and doon na kami pwedeng maglabing-labing ni hubby, and ayun, magbakasakaling mabuo yun. So, ayun guys, ngayon guys is happy naman kami sa pagpunta namin sa OB kasi nga, yung egg ko is lumaki na. And wala naman na kaming gagawin na kahit ano, after nito is parang this month is last na namin punta muna sa OB kasi nga lumaki naman na yung egg ko. So ang gagawin na lang namin ni hubby is yun nga maglabing-labing after kasi pag natusukan para mailabas yung egg, kailangan mo mag-antay ng 36 hours para talagang lumabas na yung egg. So, pag nag-antay na yun, pag natapos na 36 hours, saka na mag-i-start yung day na pwede nang maglabing-labing. And, you know, mag-try na bumuo. So, ayan, yun yung good news sa amin today, guys. As in, natuwa din talaga kami ni hubby. Akala mo naman nakabuo na mismo ng ng fetus talaga, ng baby. Pero, egg pa lang yung lumaki sa akin. Pero, sobrang masaya na. Para sa ano, ngayon, alam mo yun yung, ngayon ko talaga na-experience na, nagpaalaga, tapos habang tinitignan mo yung egg mo na lumaki sana, lumaki, is, parang kinakabahan ka din, tapos na lumaki na, is akala mo naman is, daig mo pa na para ka na din buntis, na kahit na egg pa lang yung lumalaki. So, yun. Next, naano ko lang kanina nung galing kami ng OB, after nung makita yung egg, kasi masaya talaga ako. As in, masaya ako. So, paano kaya no, kung talagang as in baby na yung mabuo? Siguro, iiyak na ako that time, guys. So, ayun lang yung aking update today, guys. Balit,
tapos na hindi muna kami babalik sa OB, and sana pag bumalik kami sa OB is sana positive na ako noon, hindi na ulit yung alam mo yon yung mag-uumpisa ka na naman sa ano, sa simula, natuturok-turok na naman para dun sa egg, ba diba? So, ayun. Sana, ano, makabuo na kami this month, guys. So, ayun lang, guys. Yun lang yung aking, ano, ang aking maishishare for today. May update sa inyo. Mm-mm. So, ayun. Sana, ano, nag-enjoy kayo. Medyo, wala ako sa ano ngayon, sa hulog magkwento. Alam niyo yun, guys. Ewan ko. Siguro dahil sobrang init talaga po dito sa South Korea. So, hanggang dito na lang po yung aking video, and see you on my next video, guys. Salamat sa lahat ng sumusuporta at hindi nang iiwan sa akin. Asahan niyo din po yung aking suporta sa inyo. Yun lang, and annyeong! Annyeong, 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 annyeong!